Okay, so ngayon ay nasa page 8 na po tayo. Doctrine of the True God. Okay, so doktrina ng totoo at nag-iisang Diyos. Kasi marami pong katanungan patungkol sa Diyos. Unang-una, pag kami, ako ang nagtatanong, ganito ang tanong ko lagi, ano ho? Lalo na pag may mga kine-question ako ng mga tao. Sino ang Diyos? Ano ang Diyos? Kailan nagsimula ang Diyos? At sino ang lumukha sa Diyos? Oh, ang Diyos ba may birthday? Oh, bihira, no? Ang Diyos ba may birthday? Oh. Kailan ho mamamatay ang Diyos? Minsan, ganun ang mga tinatanong ko, okay? So, ito po yung makikita mo natin dito sa BBF Articles of Faith. At ito po yung pinapatuloy, ano ho? And sabi po dito, we believe that there is one and only living and true God. So, meron lang po talagang nag-iisa. O, oh, diba? Nag-iisa. So, wala nang iba. An infinite intelligent spirit, the maker and supreme ruler of heaven and earth. So, siya po yung gumawa ng langit at lupa. Minsan, may batang nagtanong sa akin. Sabi sa akin, Pastor, sino po ang turo kay God para ilikha ang mundo? O, sino? Sino ang teacher ng Diyos? Yes, sir. Okay. Lino, tuloy lang, ha? Okay, sige. Okay. Brad, thank you very much, Brad. Next year, ikaw naman dito, ha? Mga January yan. So, yun po yan. At sabi dyan, expressively glorious in holiness and worthy of all possible honor. So, yun po yung Diyos po natin. Worthy of all possible honor, confidence, and love. That in the unity of the Godhead, dito papasok yung tinatawag na Trinity. Unity of the Godhead. So, mayroong God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Okay? Kaya, minsan, gusto nila nakaganon. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. Diba? Yung mga ganon, diba? So, ginagawa nila yan. So, that there are three persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Equal in divine perfection. So, itong bawat isa na ito ay equal po sila. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. They are three separate persons with regards to personality. So, iba yung katauhan ng tatay, ng anak, at ng banal na espiritu. But, in Godhead, they are all equal. So, there is one God. Equal po sila. Okay? So, yun po yan. Equal in every divine perfection and executing distinct but harmonious offices in the great work of redemption. Yung tatay ang nagplano, anak ang gumawa, ang banal na espiritu ang nagsilyo, nagtatak. Okay, ang galing, ano? So, yun. Kasi hindi ang pwedeng silang tatlo ang mamatay. Silang tatlo ang magkatawang tao. So, hindi po pwedeng ganon. So, isa lang. Okay? From this, we do not believe in three gods. Hindi tayo niwala na si Kristo, three gods. Okay, yung blank ninyo dyan is three gods. But only in the one true God. So, meron lang tayong isang Diyos. Hindi po, kasi minsan sabi nila, kayo talagang mga Baptist kayo, aba, meron kayong tatlong Diyos. Yung Diyos Ama, Diyos. Yung Diyos Anak, Diyos. Yung Diyos Espiritu ay Diyos. E di, 1 + 1 + 1 = 3. O, tatlo Diyos nyo. Hindi ho, totoo yun. Okay? Kasi nga, yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Diyos na yun. 3 in 1. Parang coffee lang yan. Ano ba yan? 3 in 1? O yun, o. Yan. O, ngayon, eh. Meron nga ngayong bago, 35 in 1 na coffee. O, ha? Sa Baita Plus, nakita ko. 32 ba? 32 in 1? Sabi ko, totoo kaya to? Hindi kaya nakakalason yung sobrang mixture, di ba? Ha? Yung James 8 lang yun, di ba? 5, 8, at saka 12 yata yung nakita ko. James copy. Whatever. Mahilig lang siguro ang Pilipino sa kape. Sabagay. Kaya nga, ang bansa natin, it's a very rich country na hindi, wala tayong leader na matino. Nagkaroon lang tayong leader na matino, si Marcos.
sumunod si Duterte. Wala na iba. Ah, hindi pala, pangatlo si Irap. Si Irap talagang, hindi ho siya aktor eh. Si Irap, hindi siya aktor. Although sinisiraan siya, pero ako, I really appreciate Irap. Kasi tingnan mo mga tenement na natayo niya. Kanya yun eh. Di ba? Kaya yung mga elite, yung mga oligarch na sinasabi, gusto nila pabagsakin si ano, kasi masisira business nila. Kasi nga, guided sa Pasig, di ba? Sa inyo, di ba? May tenement dyan. Doon sa ano, sa kung saan-saan, nagpatayo. Talagang gusto ni Irap na talagang lahat ng Pilipino, walang maiwang ano, patayo. And I really appreciate that. Hindi man siya, no, hindi man siya military, pero isa siyang artista, pero ang gira niya, totoo. Yung Abo Sayap, siya napapulbos noon eh. Grabe. Humanga ko doon sa kanya eh. Sabi ko ito, akala mo acting lang, totoo pala. Kaso lang, siyempre, siniraan siya. Nilagyan siya ng chicks. Sinulsulan, nilasing. Oh. Sila ni Mercado nung araw, nilasing nila. Kasi problemado na. Saan ka makakita ng hippie mo sa armed forces, iiwanan ka? Kung ako yun, naka-online, ano? Hirap sa recording. Kaya pinutol ko na eh. Baka masama pa tayo eh. Another one, we believe in one true God, in the eternal spirit, and was never a created man or angel. Created man or angel. So yung blank ninyo dyan is created. So hindi po nilikha. Kaya kanina yung mga tanong ko kanina, kung ang Diyos ba may tagal paglikha ba? Is God a created being or angel? No. He was not and never be a created angel. Kasi doon papasok yung tinatawag na self-existent. Yun ang pinakamahirap ipaliwanag pagdating sa theological, ano, theological aspect of life. Kasi nga, pag sinabi mong tayo, we have a specific beginning and we will come to end. Every learning process, mayroong specific beginning and comes to end. Pero ang Panginoon, you cannot determine the beginning of it as well as the ending of it. Kaya tinawag siyang eternal at tinawag din siyang everlasting. Okay? Everlasting, eternal, eh mahirap mong ano yun? Mahirap mong salita lang yan pero mahirap mong banggain. Kasi nga walang specific beginning at walang specific na ending. Okay? So yun po yan. So create, he was not. Another one, there never was a time when this one true God was not in existence. So wala talaga. So ibig sabihin, eternity past, he was there. Okay? Eternity future, he was all the time. So ang tanong lang dito, bakit ba gumawa pa siya ng tao? For what? For what intent na gumawa pa ang Diyos ng tao? So, gumawa lang ang Diyos ng tao in His own image para ma-demonstrate yung kanyang power. Okay? So, hanggang ngayon, hirap ang tao mag-duplicate ng tao. At harap din ang tao mag-duplicate ng kapwa. Kahit anong klaseng hayop, hindi nila yan. Man, kanat, siguro bakterya, baka gusto ma-imbinto ng tao yan. Diba? Disease, weapon, of mass destruction, pwede maimbinto ng tao. Pero yung halimbawa, ako, tao, o binata, halimbawa si Jesse, mag-create siya ng babae na yung gustong-gusto niya, na perfect. O, di ba? Ibang pag nagsalita siya, sunod-sunuran sa kanya. Yung, wala namang taong ganun eh. O, di ba? Never. Na pag kayo po ay magkaroon ng relasyon, never na yung gusto mo, yun ang masusunod, no? Kaya nga pagka kayo ay may karelasyon, you enter into a covenant of agreement. You agree na doon kayo magsundo sa ano, sa middle part. Oh. Parang kami ni Mrs. nung araw, yung first beginning namin, first year, hindi kami magkakaintindihan. Una na pinag-aawayan, pagkain. I am from the south and she was from the north. Oh, di ba? Ang pagkain namin, hindi kami magkakaintindihan. Pag nagluto ako, sabi niya, ang pangit ng luto mo. Pag siya naman magluto, pangit ng luto mo. Eh ngayon, lagi kami magtatalo, lagi mag-aaway. So you are going to adjust. So ang nag-adjust ako, I adjust my taste. Ako na lang kasi,
talo ko eh. Sabihin, kapastor mong tao. Oh, talo ka na eh. Sige, ako na lang. You give up. You give up what you want. Just to understand, oh, di ba? Eh ngayon, nung matutunan ko na, pag nagluto ako ng akin, hindi na masarap eh. Ano ba nangyari dito? Nag-iiba. Kasi nag-iiba na yun. Nag-migrate na yung ano mo, yung taste buds mo, di ba? Nag-migrate na siya. So, nahihirapan ka na ngayon. Okay? So, another one. That there was one true God exist as a person of the Father, Son, and the Holy Spirit. O, di ba? And that He, the Father, Son, and the Holy Spirit, were all involved in creation. So, yung tatlo na yan, God is the creator of the universe, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga, nung ginawa nila yung tao, meron kang mabasa sa Biblia, na sabi dyan, let us made man in our own image. So, sino kausap niya doon? Anghel ba? No. The triune God. God the creator. So, dito po natin makikita yung Father, Son, and Holy Ghost. Sa Father, Genesis 1:1. Sa Son, John 1 verse 1 to 14. And the Holy Spirit, yung Job 33 verse number 4. And the Spirit of God move upon the face of the waters, and the Spirit of God hath made me. O, di ba? Kaya lahat yan ay tagapaglikha po yan. They are both creator. Okay? So, the Father, Son, and the Holy Ghost, they're all and each equally one God. There are also quantitative aspects of God. So, ano po yan? Spirit. So, una, Spirit. So, God is Spirit. That is John 4:24. So, that's why we worship God in spirit and in truth. Hindi yung emotion, di ba, na kinakailangan, tatayo yung balahibo mo, kinakailangan, gugulong-gulong ka, kinakailangan, iiyak ka, no? O, di ba? So, another one is love. 1 John 4, verse 8 to 16. Let us love one another, di ba? Pagkasabi dyan, so love. Because He had first loved us. Then, light. Nasundan nyo ba ako? Pag hindi kayo nakasunod, magsabi lang kayo ha. Magtanong lang kayo. 1 John chapter 1, verse number 5. Okay. And divine attributes. So, nakalagay dyan, and divine attributes. Which are the characteristics that only God can have. So, ito po yung mga ano ng Panginoon, yung divine attributes. Ano po yan? Omnipotence, omnipresence, omniscience. So, kaya sabi nila, kung ang Diyos ba ay makapangyarihan, kaya ba ng Diyos gawin lahat? Yes or no? Okay, ulitin ko. Ang Diyos ba ay makapangyarihan sa lahat? Yeah. Kaya bang gawin ng Diyos lahat ng bagay? Ba't hindi niya kayang gawing magkasala? Kung kaya niya pala lahat gawin, eh, ba't hindi niya kaya magkasala? Huh? Because it is against the very nature of God. Oh, di ba? Hindi niya magawa yon. Hindi ibig sabihin, hindi niya kayang gawin. Kaso lang, meron na siyang nature. Hindi na niya naturalisa yan. Okay? So, yun po yan. Kaya, nature, makikita mo siya throughout nature. Even plants can demonstrate it at may sagot na dyan. Bakit? Yung bang mangga? Nakakita ka na ba? Nature ba ng mangga na mamunga ng santol? No, that's impossible. So, ibig sabihin, yung naturalisa ng Diyos, even a nature itself, through creation, may sagot na dyan. Against the nature. O, di ba? Saan ka makikita ang pusa ng anak ng aso? Meron na bang ganon? Wala eh. So, after its kind, ang pusa, siguro, pwedeng ang pusa magsama ng ano, kasi cat family naman yun. Kasi hindi pa rin eh, kahit cat family, hindi nga magsama yung ano eh, yung leon at saka tigre. Nagkaroon na rin mag-asawa. Meron sa mga zoo, di ba? Doon sa, ano, sabi nila, anong tawag nila doon? Ha?
Liger. Oh, yun ba? Yung Leon at saka Tigre, ano nila? Na napakalaki. Mas malaki daw na, ano? Sabi ko, ayos ah. At least yon, the same, ano, the same family. Cat family sila eh. Pero yon, kung house cat, isama mo doon, ah, that's impossible. Oh, di ba? Yan. I-mix mo yung, ano, yung, kasi, animal, di ba? Yung rodents ba, animal ba yan? Is it rodents considered animal? Rodents. O, yung halimbawa, yung rats. O, i-mix mo doon sa elephant. O, that's very impossible. O, di ba? That's very impossible. Pag-asawahin mo yung rats at saka ano, eh, hindi. Kahit i-mix mo yun. Okay? Yan. So, pag sinabi natin omnipresent, God is present everywhere. So, meron bang parts sa buong mundo or even in the universe na hindi kayang pasukin ng Diyos? Is there a place na hindi kayang pasukin ng Panginoon? Wala. So, kahit sa impyerno, kaya ng Panginoon pumunta doon. Ang tanong, nasaktan ba siya? No. Hindi, okay? So, omniscience. Alam ba ng Diyos lahat ng bagay? Yes. Okay? Kaya sabi dyan sa mga talata, if I ascend up into heaven, if I make my bed in hell, behold, thou art there. Thou knowest, thou understandest my thought afar off. So yung iniisip natin, alam ng Diyos. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Yun. Okay, so meron kayong sagutan dyan. What are the three characteristics or attributes of God? Explain them. So I hope meron na kayo nito. Ngayon pa lang. So gawin ninyo ha. So, verse 9, page 9. Write out verses that shows God is everywhere. So, hanap kayo. Assignment nyo na to, ha? Assignment nyo. You pass that next week. Then, is God the Father more powerful than the Son? Why or not why? O, makapangyarihan ba yung tatay kaysa anak? Ayun. Logic comes makapangyarihan ng tatay. By human understanding. Okay? By human understanding. So, sagutan nyo na lang yan. Yan. Another one, the doctrine of Christ. May tanong ba kayo doon sa ano, God the Father? Do you have ano, question about God the Father? Ba't ang bilis nito? Ito lang pala yun. Parang kulang to ah. So, dito tayo ngayon sa ano. Kasi dapat to, meron pang work of the Father. Ministry of the Father. Dapat may ganun, ano? So, hindi siya, ano, pero okay lang. The doctrine of Christ. Do dito tayo sa tinatawag na Christology. The study of Christ. We believe that Christ is God. So, John 1, verse 1 to 15. The second person of Trinity. The creator of all things. So, ang Panginoon natin ay creator siya sa John 1, verse number 3. The head of the church, kasi nga po siya po ang nagtatag ng simbahan. He is the founder of the church. Colossians 1:18, di ba? Pwede bang basahin yan? Mayroon ba kayong ano dyan? Pakibasa saglit. Colossians chapter 1, verse number 18. Colossians. Para maganda basahin yan eh. Sige, sino ano? Basa. May apropensya, sige. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Oh, di ba? He is the head of the body. So, ang katawan ng Panginoon ay church, okay? So, siya po yan. Kaya magtatanong kayo, bakit ka ako? Wala tayong Santo Papa, wala tayong ganito, wala tayong, puro pastor lang. O, di ba? Kasi ang chain of command sa sundalo iba. So, mayroong tinatawag na commander, platoon commander, pagkatapos mayroong company commander, mayroong tinatawag na battalion commander, so regiment commander. So, by rank, tumataas yung rank nila, okay?
Sa ibang relihiyon ganun din. Meron ding ranking ano. Si Monsignor mababa kaysa kay Bishop. Si Bishop mababa kay Archbishop. Si Archbishop mababa kaysa kay Cardinal. Si Cardinal mas mababa kay sinusunod. Sinusunod ng Cardinal. Pope, di ba? Si Pope ay mas mababa kay Black Pope. So merong ang Pope kasi dalawa, the white and the yung kilala nyo is the white Pope. Pero yung Black Pope, yun yung tinatawag na ano, Secretary General. Hindi ko alam kung sino ngayon eh. Yung huli ay si Pedro Arope, yun yung nakapunta rito sa Pilipinas. Na pagdating niya sa airport, lumuhod pa siya eh. This land is mine. Mahira. Sa airport pa lang. This land is mine. Grabe. Lord. Tapos, Pedro Arope, nung namatay si Pedro Arope, may pumalit sa kanya. I forgot the name. So ngayon, mayroon na. Pwede nyo i-search yan. The most powerful man in the world. Yan. The most powerful man. O na, makikita nyo dyan, sila ni Obama, baka kasama pa nga yan si Duterte. It's powerful. Pero hindi. Kasi kung si Trump, they are not powerful man. Sa Amerika, powerful si Trump. Pero sinasama nila yan, sila ni Putin, sila ni Xi Jinping. No, they are not powerful. Dati-dati kasi pag sinerge mo, the most powerful man in the world, isa lang talaga ang lalabas dyan. The Black Pope. Pero ngayon, tinanggal nila yun. Wala na. Pwede check nyo. Makita mo ang daming listahan na ngayon ng ano, the most powerful man. Sa sports, sa entertainment, sa politics, sa invention. So, marami na. No. Sige, try nyo. Anong sabi? Ano nakita mo? The most powerful man. Dami. Oh, Donald Trump. Oh. Pero dati hindi. Most powerful people in the world, 2020. Oh, yun lang yung mga sinasabi niya, mga politicians. Pero nung araw kasi, ang lumalabas dyan, yung Black Pope eh. Ngayon din na, pinalitan nila. Binural nila yung profile na yan, okay? Sige, kalimutan nyo na. Yan, so sa doktrina tayo ng Panginoon, Jesucristo, ano? That is Christology. The Savior of all who will be saved. So yung sa Titus chapter 2, verse number 11 to 14. So ang Panginoon natin ay Savior siya sa lahat ng taong naligtas. But, He is not only a Savior of the Church. Our Lord is not only the Savior of Israel, of the Church, of the Saints, but the Savior of the world. Tandaan nyo ha, kasi minsan may, sabi, may mga nagsasabi, bayra-bayra, localize. Hindi, ang Panginoon, amin lang yan eh. Tagapagligtas lang namin yan. So, hindi po pupwedeng ganun, tagapagligtas lang namin. Hindi. Kasi pag binasa mo yung Biblia, ang dami dyan nakalagay, Savior. Savior of all men. E paano ang babae? Hindi siya tagapagligtas sa babae. Nakalagay na, Savior of all men. E paano yung mga bakla? Oh, di ba? Oh. Pag sinabi mo namang Savior of all of the Church, although mayroong ganon, eh paano naman yung ibang tao na hindi nagsisimba? Kasi kung makita mo doon sa krus ng Kalbaryo, yung tao na yun na nakasama doon, hindi naman nagsimba yun eh. Nung una nga, nung nakapako sila eh. Sumasama pa yun sa nanlalait sa Panginoon eh. Pero nung makita niya yung paligid na nagbago, nag-change siya ng ano, ng mind. Ay, pero huwag kang ganyan. Pambihira, oh. Siya nang sumita, eh. Pero, nung una, kasama siya doon sa nagtutuya, eh. Ikaw ka, kung Diyos ka, kung Kristo ka, eh. Pero nakita niya yung paligid, habang nag-ano siya, pambihira, kaiba to, ah. There is something, ano, dito. There is something powerful here, oh. So, nag-change siya ng isip niya. Kaya, yung tao na isa, sinabihan na niya, uy, maano ka, tayo, karapat-tapa tayo dito. Tapos, yun, nagsabi na siya, Panginoon, alalahanin mo ako, okay?
So nagbago ng isip. Ayun. Then, and the returning judge. So ang Panginoon natin, babalik siya. A returning judge. So dito sa lupa, savior siya. But time will come that he is no longer a savior. But our Lord Jesus Christ is a judge. Tagapaghukom. So dala-dala niya yung mga gawa natin. Huhukuman tayo. Kaya nga sabi ni ano ni Ecclesiastes, di ba, Solomon? Let us hear the conclusion of the whole matter. Ecclesiastes 12, verse 13 and 14. Let us hear the conclusion. Pinaka-conclusion. Fear God and keep His commandments. This is the whole duty of man. So, ang duty ko pala, ang duty mo, duty natin lahat, is to fear God and keep His commandments. Yun na yung pinaka-conclusion. Sa isang architect, ang duty niyan, mag-drawing. By the way, gumawa ka na ng ano, design para sa stage natin. Yung maganda-ganda. Pili ka. So, ano lang, drop lang. So, pakita mo sa akin. Ha? Yan, para malay mo eh. Sa November, ikasal si Mia. Si Mia pa. Next month na kagad, ano? Si Mia pa. Okay. Naunahan pa, no? Naunahan, Pastor Jen. Okay. So, ano pa? Returning judge and a king sa Matthew 28 verse number 6 and so on and so forth. Mark 16 verse 6, Luke 24 verse 6. That he was never a created being. So ang Panginoon natin, hindi siya nilikha ng Diyos Ama. Never. Hindi siya nilikha ng God the Holy Spirit. Hindi siya nilikha ng tatay niya. Kaya sabi nila, yan si Kristo niya, nilikha lang naman niya ni Maria at saka ni Jose. No, it's not. Di ba? Hindi yan nilikha ni Maria at saka ni Jose. Si Maria at saka si Jose, ginamit lang sila, human instrument, para makarating ang Panginoon in a form of the flesh. Kaya nga, may verse dyan na, though he was man, kinuha niya yung ano, he thought it not robbery to be equal with God. So, hindi niya inisip na equal siya sa Diyos. O, di ba? And he took the form of a man and dwell among us. Anong verse yan? Basahin nga natin. Parang ganyan. Ganda noon. Philippians? Philippians 2. Verse 6. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself with no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Yon, obedient siya. So, nagpakumbaba siya. Ba't niya ginawa to? For the salvation of mankind. Pag hindi ginawa ng Panginoon yan, there is no such thing as salvation. So, kung ginawa ng Panginoon yon, baka mga tao ngayon magkakatay pa rin ng tupa. Ikawawa naman ng Pilipino, walang tupa. O, di ba walang tupa dito? Di, kambing. Ikukunti lang naman yung mga kambing. E di, manok na. O, di ba? Hindi naman lahat nag-aalaga din ng manok. E di, siga-siga yung may mga poultry dyan. O, di ba? Sipin mo. Ha? Malaking negosyo yan. Kaya nga nagwala ng Panginoon doon sa ano. Galit na siya doon sa ano eh. Sa sinagog, sa templo nung araw eh. Kasi nga, pati yung pananambahan, negosyo ng mga tao. Okay? So, yun po yan. Ano pa? That he existed as God before his incarnation. Pag sinabi nating incarnation, anong nasa isip nyo pag sinabing narinig nyong incarnation? Ha? Yabang ko nung araw eh. First day ng school, nag-sit in ako eh. Sabi ng Amerikano, what is incarnation? Yabang ako eh. Sayang si Robert. Another brand of milk.
Muti-muti ka na kumabato ng Bible eh. Talaga naman. Tapos, sunod na araw eh, tanong naman yung teacher namin, what is resurrection? Sir, that is a surname of my, ano, of my classmate. Surname, lie. Resurrection, no? Hindi kasi nung araw, lalo na ako, ano, nag-aaral pa. Pag ang teacher ay nagtatanong, automatic yan sumasagot ako. Mali man o tama. Kasi sa eskwelahan, para makilala ka, you just answer. O, di ba? Makilala ka noon. Mali o natatawanan ka. And that is favorable to you. Kasi pagka-eleksyon, ikaw kuning presidente. O, yun yun. Popularity, o. Kaya, nung ako'y ano, high school, never ako na hindi presidente sa bawat klase. Mathematics, science, sa lahat ng ano, lahat ng subject. Tapos, di ba, mag-eleksyon yan yung overall? Ako pa rin. Kasi nga, lahat ng teacher yung pakisamahan mo. Oh, ganon ang technique noon. Yung politics. Kasi at the end of the day, pag-graduate mo, meron kang ibibigay sa'yo ang eskwelahan. Leadership award. Nakuha niyo ba yon? You have a leadership award. Kaya sa mga estudyante, just do the same. Yeah, minsan natutuwa ako, sir, sa tatanong, paano sumali dyan sa iskidad? Ayos to ha. Gusto niya sumali. Sabi ko, yan anak, ano mo, punta ka doon sa barangay, makihalubilo ka doon. Blessing nga yung, ano, yung mga halaman eh. Kasi nano, na-develop yung kanya, ano, yung fear. Pag may nakita siya, kahit malalaking bahay, tigil ka dyan, dad, kakusapin ko may-ari niya. Humihira, no? Ganun ang ginagawa niya. Sinisel-stock niya. Sabi ko, kahit hinayaan ko lang. Kahit nakapagod ako sa drive, para mano eh. Kasi madidevelop yung skills nila. So, hayaan mo lang. So, everybody has skills. Siguro, kung yung bunso ko mag-baksidor, okay na rin. Sakit siguro na, no? Pag sinuntok si Manny Pacquiao, siguro yung nanay, no? Si Nanay Junicia, siya siguro umiiyak, aray! Siyempre, alagaan mo yung anak mo pagkatapos binubugbog lang, di ba? Yun. Okay lang, after the end, nabugbog na nalo, kung natalo. Ayan, okay? So, that he was born of a virgin and became God with us. So, ito. May 30 minutes yung salita, no? Tingnan mo. May 32 minutes. Ito, may tanong sa inyo. If our Lord Jesus Christ is a child of Mary and Joseph, o Mary na lang, ang Panginoon natin ay isinilang ni Maria, meron bang dugo si Maria sa ating Panginoon? Does Mary has a blood in our Lord Jesus Christ? Meron bang dugo si Maria? Meron, yes, sa'yo, dugo. Sa'yo, may dugo si Maria? Ha? Eh, may dugo ang Panginoon eh. Dumugo siya nung pinako eh. Saan siya kumuha ng dugo? Ha? Sa ibang ina? Sa ina? So, San Paul, may dugo ba si Maria? Wala. Ikaw, Danica? Meron po. Meron po. Meron po. Wala po, wala. So, saan? Sa iyo, Mia, may dugo ba si Maria sa ating Panginoon sa Kristo? Ha? Physically, meron. Okay. Ikaw, Joan? Wala. Ikaw, ano? Meron. Jesse? Wala. Meron, wala. Meron? Okay. Kasi pag ang sagot mo meron, ang follow-up question dyan, ibig sabihin, kung merong dugo ang Panginoon na nagmula kay Maria, si Kristo ay makasalanan. Di ba?
So si Kristo ay makasalanan. Bakit? Ang dugo ng tao ay makasalanan. Tama ba? E paano natin ipangaral at ang sabi ng Biblia that he found no sin. Diba? Anong verse yan? No sin. Type nyo nga yung no sin. No sin. Yung nakagandahan ngayon ng mga Kristiyano sa mundo, diba? Nung araw, talagang yung mga libro, hahanapin yan, pipindit-punditin mo lang, nandyan na eh. Kaya dapat mga spiritual ang mga, kaya nga ano eh, ay hindi, carnal, mga carnal pala yung ngayong Kristiyano. Kasi noon talagang hanapin nila book by book, ano? Ngayon pipindutin na lang. O, oh, di ba? Mainitin pang ulo kasi walang signal. O, oh, di ba? O, oh, saan ba yun? No sin. Tingnan ko sino una makita sa inyo. Sige, hanapin nyo lang. 1 Peter chapter 2, verse 22. Who did no sin, neither was guile found in his mouth. O, di ba? So, wala talaga. Who did no sin. Tinutukoy dito ang Panginoon natin, wala talaga. Kung walang kasalanan, ibig sabihin, ang Panginoon natin, though he was in a human form, siya po ay sinilang sa magitan ni Maria, ginamit si Maria, pero walang kabahaging dugo si Maria. Bakit? Sasagutin ko na yung kay Mia. Kasi walang tinatawag na human intervention. There was no, walang tinatawag na fertilization. Diba? So Maria was not being fertilized by anybody. Virgin siya. Diba? Virgin. So wala yon. So, ibig sabihin, meron bang maliit namin? Halimbawa lang. O, halimbawa, ito. Ito ay buto ng ano, palay. Haba naman ng palay. Ano? O, di ba? O, giant. Ito mga senador congressman natin. Gumagawa ng batas yung tinatawag na rice tarification. Do ba yun? Pati yung COVID, pupunta sa Boracay, punta sa Baguio. Anti-poor yan eh. Bakit? Pupunta ka doon, magpapaswabtis ka pa. Hindi mo ba alam pag sinabtis ka, tutusok yung ano sa ano, hanggang abot sa utak mo? Hindi mo ba alam kung ano mangyayari psychologically sa'yo? Isusok-sok yan eh. Tapos magbabayad ka ng 12,000. Napakamahal naman ng cotton buds na yon. Ano nyo ba yun? Business. Napakamura lang, cotton buds. Ganun mo lang eh. Pare-pareha lang yan ng cotton buds. Bakit? High-tech ba na cotton buds yun? Sabi ko, ito mga tao na ito, iniquity shall abound. Ginagawa nga na eh. They created fear. Kaya minsan pag nag-devotion ako, alam nyo, I am a human being. Why these people are creating fear in me? Ang hayo, pagka ginanyan mo, takbo yan. Fear. O, diba? Tayo, binalitaan ng social media, it create fear. Nakalimutan natin, it is appointed unto man wants to die. Natakot tayo sa virus, diba? Minsan sa akin, sabi sa akin, oh, hindi ka pala takot pa, so ba't ka nagmamast? Hindi ako takot sa virus, takot ako sa pulis. Sige, kulong ako, kulungan. Diba? O kaya ako nag-ano eh, takot sa virus. Takot ako sa pulis. Pag napunta ka doon sa kulungan, hindi mamamatay ka doon. Wala kang pagkain. Saka sobrang init, maka-high blood ka doon eh. O, yun. Kaya tayo sumusunod sa mga protocol. Not because we are afraid to die. We're just afraid doon sa mga yung violator. Isipin mo, hindi ka lang nag-mask, violator ka na. Miro ka na kaagad doon, ano? Picture-picturean ka na sa tanang buhay. Okay lang sana kung nakapagnakaw ka ng milyones. Eh, hindi, mas lang, pambihira, violator ka na. Walang kakwinta-kwinta. Di ba nung ano, yung batas nila na ano, yung sando-sando, nakahuba, di ba? Mayroong sa Maynila ba yun na paglabas, pinick up agad, nilagay sa ano,
Oh, after 3 days patay. Oh. So, ganun po 'yan. Okay? So si Maria ho ay wala pong kabahaging dugo. So kung ito ngay palay, ang palay ilagay ko sa bulsa. Binhi pa rin 'yun. Okay no? Sir. So binhi pa rin 'yun. Kung ang palay ay oo nga pala. Minsan kasi nawawala ko sarili. Okay, kung ang palay ho, binhi 'yan. Dala-dala ko sa bulsa ko for how many months? Binhi pa rin 'yun. Complete 'yun. Naghihintay lang siya ng right place, 'di ba? Para magkaroon siya ng water, sunlight, minerals, 'di ba? Pag nilagay mo siya sa po, sa ano, sa floor o dito hard surface, iwanan mo siya ng isang taon, it remains a seed. 'Di ba? Basta wag lang siya kainin ng ibon at saka ng daga. It remains a seed. Pero pag nilagay mo na siya doon sa mabasang tubig, 'di ba? Ang tanong, ano ang kinalaman ng tubig at ng soil at ng sunlight? Kasi tatlo yan eh. Sunlight, soil, and water. Bakit? Para siya ma, hindi para siya ma-fertilize. Para siya mabuhay. So in order for Jesus Christ na mabuhay siya sa tao, kinakailangan yung binhi ilagay doon sa bahay bata ni Maria. There was no sexual contact, ano? The seed, binigay. Nung nabigay, tumubo na lang yung doon. Kisabi ni Joseph, bihira. Sino kayong lalaki gumalaw nito? Nag-isip-isip na siya eh. Kasi noon, may purification period. Kaya pag nag-asawa ka, babantayan mo yung, misi, yung maging mga asawa mo for a period of 1 year. Pag hindi nabuntis, okay yon. Ibig sabihin, matinong babae. Eh pag nabuntis yon, eh ngayon kasi, alam mo na, ano sa Amerika, ilang million yung ano, ina-abort nila doon? Parang 4 million a year yata, ina-abort nila sa Amerika, no? Oh. Eh ngayon, gumagaya na rin mga Pilipino, nagpapa-abort na rin, dami na rin, oh. Oh, grabe. So, ganun po yan. Kaya nung si Joseph nag-iisip, mahal ko naman yung babae na to. Tsaka just man si Joseph, iwanan ko na lang to. Buntis na. O, nagsabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, in a dream, huwag mong alisin yan. Kasi yung binuntis niya is galing sa Holy Spirit yan. O, naintindihan ni Joseph, sa Diyos pala ito galing. Si Joseph may alam na kasi alam niya yung, ano, yung tawag doon. Kasi nagsisimba siya. So, sa pangangaral, alam na niya, di ba? May alam na siya. Ganun pala yun. Pambihira. Dapat nga, mag-amen pa si Joseph. Ako palang instrumento. Ako palang ginamit ng Panginoon. So, may mga taong ganun, ano. So, kaya walang kabahagi doon si Maria. Kaya yun yung ano, dyan ako magtatapos. Maraming doktrina ngayon. Lalo na mga Mindanao pastors. May doktor kasi dyan na umintra na si Kristo ay may dugo ni Maria. E di, kung si Kristo ay may dugo ni Maria, e ba't pa natin, e di si Kristo ay makasalanan na. Kasi lahat ng dugo ng tao ay makasalanan. O di ba? Pinuprove niya kasi yung po yung medical reason. Yun yung tinatawag na blood chemistry. Wala nga dugo doon kasi nga nilagay eh. O, di ba? Nilagay. At siya naman, napatunayan na ngayon eh. Hindi mo na matrace kung sino ang tatay noon. Kahit sa manok, di ba? Patukain mo lang, mangitlog na. Nakuha niyo ang point ko doon? O. Eh, hindi na pwedeng gawin niya na ano, invention, gawin sa tao. Kasi pagkain ng babae, mga anak na lang siya, mabubuntis, walang ama. Eh, mahirap naman yun. Eh, sinisikap nga ng mundo, depopulation, pagkatapos padamihin mo ang tao. Okay lang siguro yun doon sa mga ano, for human consumption, mga hayop. Kasi ang gusto ng mundo is control, pati yung mga kinakain mo na mangga seedless, grapes seedless. Bakit? Control, para yung mga farmers na walang alam, di ba? Hindi makapagtanim. Pumilo, makapagtanim ka ba ng pumilo? Hindi, seedless. Ayaw nila kasi ano yun eh, owned by big company. So hindi ka talaga pwede. Okay, so hanggang dyan lang ako ha, to be continued next time. Napakaiksing ano ang habang paliwanag. Okay, parang hindi tayo nakausad ah. May tanong po ba? Any question? Sige, may tanong kayo ha. Sige, ikaw. May tanong kayo. Tanong lang.
Kasi paano natin mala? Paano tayo? Ha? Okay na, Mia? Oh, kasi yung mga doctors nga natin, lagi nila sinasabi na si Kristo may kasamang ano, dugo kay Maria. Kasi nga, nakakabit yung umbilical cord, ba tawag doon? Umbilical cord, nakakabit doon. Ngayon, sabi niya, may dumadali doon na dugo. Sabihin na nating totoo yun. Kaso nga lang, ang kapanganakan ng Panginoon is miraculous birth. Doon papasok yung miraculous. Milagro ngayon eh. Oh, di ba? Nakuha niyo ba? So, paniwalaan mo yung miracle? Dahil pag tinanggap mo, paano ngayon sumasamba ka sa Diyos na makasalanan? So, hindi po pwede yung napag-aralan mo sa eskwelahan, kung sino man nagturo dyan ng science dyan, scientific reason, i-apply mo. Kasi ang Biblia is all about faith and miracles. So, ang kapanganakan ng Panginoon, ang kailangan lang naman ng binhi na yun, ng Panginoon, just to be in a human form, maranasan niya yung pain, ano yung pain ng tao, di ba? Kasi Diyos nga siya eh. So kahit putulin yung kamay niya, pwede naman niya patubuin yan. Kung gusto niya, di ba? Tanggalin yung leeg niya, pwede naman anuhin yan eh. Hatiin mo yung katawan niya. He can do that. Pwede siyang mawala, tatago siya doon, saan-saan eh. At siya naman, nakiobserbahan nga ng mga disipulo yan eh. Pag sumakay ang Panginoon sa bangka, immediately, nandoon na sila eh. Di ba? Pag binasa mo yon, di ba? Pambira, sumakay lang. Para naginip lang tayo, kasi sakay lang natin, nandito na tayo ah. Oh, parang, para yung ano nila, bangka nila, parang hindi lang helicopter, aeroplano eh, di ba? Pag sakay, biglang nakarating na doon. Oh. So, milagro yon. Kaya naniniwala yung mga alagad niya sa kanya, kasi daming milagro. Kasi nakikita, yung patay, nabubuhay, yung lahat na lang ng bagay, eh. Di ba? Magpakain ng libo-libo, pambihira, isang tinapay, hindi nag-order sa, ano, sa mga bikiri, di ba? Napapakain yung mga tao. So, yun po yun. Okay? Kaya ang ginawa lang ng Panginoon doon, nung siya po yung nasa sinapunapunan ni Maria, kailangan lang niya yung minerals, yung water, yung protein, so on and so forth. Kaya tinawag niya ng miraculous birth kasi hindi na kailangan yung blood. Okay? So, yun po yan. Yan ako. Nagtatapos. Maraming salamat sa inyo.